Hey guys, welcome to my channel. Napanood niyo ba yung hearing kanina sa Senado regarding sa possible amendments sa RA 10591? Bago tayo gumawa ng reaction video dyan, pag-usapan muna natin yung mainit na pinag-usapan kahapon sa gun community sa Pilipinas, which is... si Aping Daldal na exposed na anti-gun pala. I mean, ito yung isa sa mga nagpapanggap na pro-gun pero anti-gun sa mga civilian, no? Anyway, so kung nakita niyo yung post ko, yan. Kung nakita niyo yung post ko sa Facebook, usog ko nga, yan. Yan, andyan lang siya, no? Courtesy of their group, no? Yan, OGP, no? Isa sa mga admin nila, isa sa mga matatabang utak dyan. Yan, ito ang kanyang, sinubmit. May palusot pa siya, sabi niya, hindi yan, it's a trap. Mamaya, pag-usapan natin. So, basahin natin. So, let me know what you think. Kasi alam ko, yung iba hindi pa ito nakita eh. So, yan, nakalagay. One Gun Pilipinas, Corix Man, preliminary statement before the Senate of the Philippines proposed amendments to Republic Act 10591. Ito, simula na tayo. Honorable Senators, distinguished colleagues and esteemed guests, good afternoon. I stand before you today as an advocate for gun safety in the Philippines. One Gun Philippines, deeply concerned about the growing scourge. Oy! Ito pa lang eh. There's a deeply concerned, meron daw talagang lumalala na yung gun violence in our nation. Is it with a heavy heart that I present this proposed measure to amend Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. While this law was a significant step towards regulating firearm possession and use, it has proven insufficient, kulang pa daw, in addressing the escalating problem of gun. Kulang pa daw yan kasi grabe daw talaga yung gun violence, accidental shootings, and the proliferation of illegal firearms. The statistics speak for itself. These numbers are not mere statistics. They represent lives lost, families shattered, and communities scarred by the devastating consequence of gun violence. Alam niyo, binabasa ko to, parang may pumasok na talaga sa isip ko. Sabi ko, bakit parang familiar tong pattern ng pagkaka-phrase ng mga words at saka mga choice of words. Hindi niya ito magagawa on his own. Hindi niya ito maiisip on his own. No, mamaya, meron tayong feedback dyan. Okay? So, patandaan nyo yan, ha? Grabe na pala yung gun violence dyan. Kulang pa daw yung RA 10591. No? Tapos, hindi ko alam kung ano yung sabi niyang statistics eh. Sabi niya ito, the statistics speaks for itself. These numbers are not mere statistics. They represent lives lost, families shattered. Talagang dramatic. And communities scarred by the devastating consequence of gun violence. Ganun na kalala ang gun violence sa Pilipinas. Magtago na kayo kasi nakakatakot na lumabas ng bahay. Based on the description. Pag binasa mo pa lang yun, matatakot ka na siguro lumabas ng bahay. Eh. Okay? We cannot afford to stand idly by while our nation grapples with this crisis. Sabi ko, hindi ito maiisip, I'm sure, no? We owe it to our citizens, to our children, to our future, to take decisive action. This proposed amendment is not about infringing on the rights of law-abiding citizens. Oy, may pa consuelo. It is about safeguarding the rights of all Filipinos to live in a safe and secure environment. The proposed amendments focus on four key areas. Number one, strengthening licensing and registration. We must ensure that only responsible individuals with proper training and mental fitness are granted access to firearms. So the question is, how? Wala naman siya sinabi. Ano ba?
Higpitan pa daw, pero paano daw? Para daw mapili na yung talagang karapat dapat lang talaga. The cream of the crop. Yung pinakamagagaling lang na pistolero ang dapat bigyan nyo ng baril. Yung parang ganyan ang ano natin, pagkakaintindi natin dyan. Number two, improving gun control measures. So, yan yung ano ko eh, tanong ko. No? Anong tawag mo sa gun owner na nagre-review ng baril, nagpo-promote ng baril ng gun store, na nagpo-push ng gun control? Anong tawag dyan? Sabi ni iba, FUD, F-U-D-D. Sabi ni iba, hypocrite. Ang tawag ko dyan, ulupong. Ulupong tawag dyan, di ba? Eh, yan yung ano, yung nagtatrydor sa kapwa mo gun owner, no? Yan yun. And tinawagan nga daw siya ng APAD. So, siguro yung mga vendors, no? Yung mga gun stores, no? Nagre-reklamo sa kanya, na-alarm. Oh, ano, siguro sabi sa kanya, ano ba ito mga pinagsususulat mo? Eh, paano bibili ng baril mga customer namin yan kung ganyan ang pinagsasabi mo? Siguro ganyan, na-alarm siya, no? Enhancing law enforcement and enforcement. So, how? We must provide our law enforcement agencies with the resources and tools they need to effectively enforce gun control laws. So, paano? Anong tools ba kailangan pa? Di ba? Wala naman siya, napaka-vague ng mga suggestion niya. So, bakit? Mamaya, sagutin natin, bakit saan nanggaling to? Promoting responsible gun ownership, we must educate our citizens about gun safety and encourage responsible gun ownership. So, paano? Wala naman siya sinasabi kung paano. No? Okay, eto nakakatawa guys. Yung ginamit yung picture. I'm sorry. Mga preso. Mga preso. Mga preso. Anong kinalaman niya sa responsible gun ownership? Ano may, yan ba yung ine-educate mo, sir? Sir Manong Jail Guard? Mga preso yan eh. Una-una, by law, hindi sila allowed magmay-ari ng barel. Pero yan ang bakit? Dahil nagpapapogi ka na, uy, nakakapag-sermon ka. Pero ang kaya mo lang sigurong kwentuhan is mga preso. Pero siguro law-abiding gun owner, pagtatawa ng, I'm sorry. Yan talaga, kita nyo, of all pictures na ginamit niya, yan, mga preso. I'm sorry, nakakatawa. You did this to yourself, hindi ako ha. Ikaw pumili ng picture. Of all picture na pwede mong gamitin, bakit naman mga preso? Yan ba yung mga responsible gun owners? Ano, hindi ko ano yung ano eh. Yung, eh, ito pinag-uusapan mo, educate daw eh. Yan ba ine-educate mo? Yung mga criminal, yan ang ine-educate mo ng gun ownership? Unang-una, hindi na yan magkakabarel. Strengthening licensing registration, we must ensure yan, that the only responsible individuals with proper training and mental... Ay, paano ba? Eh, di ba meron ng drug test, meron ng neuropsych? Ano bang, wala naman siya, napaka-vague nung ano niya eh. Mga sinasuggest, puro papogi lang, maganda lang on paper, pero paano? Wala naman siya sinabi kung paano eh. Ayan o. These proposed amendments are not a radical departure from existing law. They are a necessary evolution to address the realities of our time. We must act now to prevent further... Kumilos na tayo to prevent further tragedies and create a safer future for all Filipinos. Ang ganda, parang kumakandidato to pagka-presidente. I respectfully urge the chairmanship of the distinguished committee to carefully consider the proposal and join me in advocate for meaningful gun safety legislation in the Philippines. Together, we can make a difference. I thank you. So parang tumatakbong ano to, presidente na ng Pilipinas ata. Wala akong makuha eh. Tell me, ano sa sinuggest niya yung hindi pa ginagawa ng ano ng PNP? Anong bago? So ibig sabihin, yung gun ownership ba sa Pilipinas maluwag, kailangan higpitan, kailangan pa daw gun control eh. Sabi ko, anong tawag mo sa gun owner na gusto ng gun control? Parang kang masokista. Gusto mo, sige, saktan mo pa ako. Kulang pa yung paghigpit. No? No, kulang pa talaga yung paghigpit. Higpitan pa daw. Kaya nga, basahin natin mga comments. Eto, sa post ni Charles ng Philippine Ricochet Line. Sabi ni Charles, it has come to my attention that certain gun groups, One Gun Pilipinas yan, kung member kayo niyan, nako,
masasama kayo sa kabulukan yan ng mga tao dyan, are advocating for more gun control. Ano yan? Ang tawag doon? It's oxymoron. Gun owner ka, tapos gusto mo gun control? Not less. It seems that according to the perspective of some groups in Facebook, we need more requirements, more expensive drug tests, more neuropsychiatric tests, lahat daw more. So, more daw kasi maluwag, madami na daw namamatay. Kailangan na tayong umakto lahat as a gun owner. I strongly disagree because this will only create more hardships for law-abiding gun owners. Kaya ang sabi ko, ano yung sinasabi niyang statistics are lost lives daw? Ano bang statistics yon? But if you really do your own research, statistics will tell you na yung mga gun crimes, gun violence sa Pilipinas related yan sa loose firearms, hindi yan sa law-abiding gun owner. So, anong kinalaman, kunyari ikaw, law-abiding gun owner ka, anong kinalaman ko dyan sa pinagsasabi mo? Diba? Wala. Those are nonsense. Nonsense yung mga, ano niya, mga pinupunto niya, papogi points. To the point na na-expose na natin siya, na siya ay nagpapanggap na pro-gun, pero anti-gun pala to, lalo-lalo sa mga civilian. Kasi palibasa, balita ko, jail guard daw to, baka gusto ma-promote na jail warden, no? Kasi yung amo niya, yung chief PNP ngayon is anti-gun, so syempre anti-gun din siya. So probably ganon. Gusto yata maging jail warden, baka nasa kitchen to naka-assign. Hindi natin alam, no? Basahin natin mga comment. Nilagay ko talaga dito. Definition of insanity is doing the same things over and over but expecting a different result. May gun control na po sa Pilipinas, bakit gusto pa ng gun control? Ano yan, masokista? Yan ang kinoment ko. Meron ng gun control, gusto mo pa ng gun control? I mean, meron ng gun control and yet meron pa rin gun violence. Anong suggestion mo? More gun control? No. Do the opposite of what you're thinking. Kasi meron kasing illusion, meron kasing pag-iisip yung ibang mga nasa, yung iba lang naman ha, hindi naman nila lahat. Lalong-lalo na yung mga nandiyan sa ano, na sa PNP, no? Na ayaw nila magkabarilan civilian, okay? Ano lang, real talk, di ba? Talaga naman, di ba? Yung ibang police, ayaw magkaroon ng barilan civilian. Lalong-lalo na, pag inopen mo yung 556, ayaw nila magkaroon kayo ng 556 kasi hindi daw kayo train, hindi daw kayo ano. Ah, talaga? Oh, shout out. Kumusta naman yung SWAT officer ng ano? Ng San Pablo. Naglinis ng baril. Nabaril yung kabaro niya. SWAT din. Naglilinis ng baril. Loaded. No? Sa i-remind ko ha, pagka Glock or Glock clones, para ma-disassemble mo yan, kailangan mong kalabitin yung trigger para ma-release mo yung ano, striker sa, para matanggal mo yung slide. Kaya wag na wag kang maglilinis ng barrel na loaded. O bakit na barrel niya yung kabaro niya? Well trained yan ha, SWAT yan. Si Nuesca, binaril yung matanda. O sabihin mo, physically fit si Nuesca, mentally fit, mentally stable. Kasi pag nag, di ba kaba, eh, kabalbalan lang yan, ano, yung neuropsychiatric test na yan eh. Pag nagtitest kayo, syempre, normal kayo. Di ba? Maayos ang pag-iisip mo. Di ba? Eh, yung si Nuesca, nung ginalit siya, inasar siya ng kapitbahay, oh, di bumigay, oh, di alam pala, no, nag-hire din pala ang PNP ng, ano, mga unstable. Hindi nga lang lumalabas at the time of the test. Yun naman talaga ang totoo eh. Guys, it's a form of gun control, yung mga test-test na yan, no? Neuropsychiatric test, maganda pakinggan, pero it cannot detect evil. Okay? Ano pa? Anti-civilian FA ownership naman yan. Hindi niya maintindihan ng pulso ng isang law-abiding. Oh yeah, no, not surprising considering members of that gun group are either rich individuals with political connections, politicians, celebrities, and then may political ano yata yung mga tao dyan eh. May mga political ambitions, no? Gusto yatang mag-party list, no? Sabi ng taga-OGP, kailangan daw magkaroon ng representative gun owners, so baka magpa... Ayan nga. Yan ang magiging ano nyo, representative nyo. Yung gusto gun, ano, yung gusto is gun control, no? Okay, so ako, pinapresent ko lang kung ano yung nasa internet, ha?
So ito yung gun group nila, no? Pipili anti-gun o pro-gun, hindi makapag-decide. Bakit? Eh kasi hindi mo alam kung ano ang intention nila eh. Pero dun nga, na-expose na, no? Anti-gun pala to si ano, Aping Daldal. Yung hindi nakakilala kay Aping Daldal, matanda na pala ako, no? So siguro, hindi yun na naabutan yun si Aping Daldal. Siguro yung ano na lang, yung iba tinatawag to na ano eh, na kapatid ni Diwata Pares Overload. O yan, no? Pinapa-strict pa lalo. Mas, eto, basahin lang natin yung mga ibang comments sa mga chat groups. So, mga skimmers, kaya nga daw gawing seamless, madali yung pagkuha. Kulang pa pala sa higpit ngayon. Okay? Kasi gusto rin nila mas mahigpit para mas marami pang magpalakad. No? Pera-pera na naman. O, ito. Binabanatan nila si Jet Tactical. Eh, si Jet Tactical, eh, I mean, kung ikaw, you're a sane individual, talagang ano ba mababasa mo doon sa basura na yon na sinubmit sa Senate? Anong sagot, anong palusot ni Aping Daldal? Nabitag ko sila sa decoy post ko kagabi, tol. Decoy post? Ano pinagsasabi mo dyan? Don't tell me, gumawa ka ng dalawang ano, proposal. Yung isa para sa Facebook, yung isa para sa Senado. Eh si Charles nga, isa lang yung ginawang proposal eh. Magdamag na hindi natulog eh. Tapos ikaw gumawa? Anyway, eto pala ang ano natin, no? May bago tayong information dyan. Dyan sa ginawang basura ni Aping Daldal, na pag-alaman na ginawa pala yan ng ChatGPT. Kaya pala sabi ko, parang familiar yung pagkaka-phrase nito. ChatGPT pala yon. Kaya pala sabi ko, parang familiar yung choice of words, yung pagbuo ng sentence niya. ChatGPT daw. May isang nag-fact-check nito ng ChatGPT checker. Positive. ChatGPT gumawa nito. Nakakaya naman, no? Hindi kayang gumawa ng ano, ng sarili niya, nagpatulong sa ano, sa AI. 'Di ba? Patulong sa AI si Pogi. Ay nako. Sige. Ayan, tapos sasabihin niya nung na-expose siya, no, na uy, anti-gun ka pala, ang dami nagagalit, dami na inis. Ay, nabitag ko sila sa decoy post, decoy lang daw 'yun. Nahulog sila sa, meron pang umiepal. Mismo tol, nahulog sila sa bitag mo. Nalaman natin kung sino ang titindig sa atin. Talaga? Talaga? Alam mo, dalawang utu-uto, nag-uutuan silang dalawa. No? Oto. Just letting you know that I do disagree with the opening statement. There are anti-gun groups and people present. I knew that. So, eto sabi ni Aping Daldal. So, with the leftists in the Senate and the... Ano sinasabi mong leftists? Ba't palaging pag sinasabi, pag kumukontra sa inyo, sinasabi, nire-red tag nyo agad. So, pag kinontra mo pala to, red tag ka, leftist ka pala. For sure, sabi ng isang kasamahan natin, no? Natin, as in pro-gun, real gun owner, for sure, they will capitalize on the fact that one of the biggest and known gun groups will say that there is a gun problem. Kita niyo yung statement niya, di ba? May gun problem na daw, malala na. And is calling for more gun control. They don't want people to have guns. I explained my position, opinion already. It's not just leftists. There are anti-gun groups constantly advocating for... just because nakita mo yung katotohanan doon sa statement niya, sasabihin leftist view yon, hindi, no? Oh, you attack us, my friend, at I'm sorry, how so? I just called for what? Yeah, you call it as you see it. Pag nakita mo basura, sabihin mo basura. Wag mo na i-sugarcoat. Oh, hindi, ayaw naman niya makipag-usap. Oh, mabuhay ang OGP. Malaki ang natutulong nito sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga gun owners. Long live. Oh, may nag-comment, unprofessional move, sir. So, may mga matitino pa din dyan sa grupo na yan. Unprofessional move. Imaginein mo, gun owner ka, nagsusulong ka na mapaganda sana yung gun rights, gun privileges. Tapos nag-aano ka ng gun control? Kalokohan eh. Sabi nga, seems like the wrong time to pull off a move like that. It should be a time for uniting gun owners towards a common goal for the
benefit of gun owners. Instead, it was taken as a call for more restriction and regulations. Talaga naman, di ba? Yung kanyang position na sinambit sa Senate is calling for more restrictions and more regulation. Ito, pinagtanggol pa ng kasing utak niya. Our position paper was already been drafted since the day we received the invitation from the Senate. The post last night was intentionally posted to identify who is with us or who is not. May mga tao at grupo na tao hindi totoo at dinasasayan sa ating ginawa. So ginawa, ano lang pala, peke lang yung position paper na yon para daw masala nila. Ano to, kulto? Ano, ba't kailangan ng loyalty check? FB group lang naman to. Ano ba akala nyo? Ano ba akala nyo sa one gun na yan? Kulto ba yan? Ganun pa man, bukas po ay malalaman nyo ang original na nilalaman ng ating position. Wala nga sinabing matinu yung Corex man nyo eh. Yan si Aping Daldal. Wala nga sinabing matinu doon sa Senate eh. Ang gusto ni Aping Daldal, 2 days ang balitite ng PTT. Nagsuggest na nga si Pistolerong Pinoy ng 3 months eh. Tapos yung isa pang resource person, 3 months. Tapos si Aping Daldal gusto 2 days. Ano sabihin nyo? Wala. Walang maganda. Ayan o. I-message siya, si Corex Man. Sabi, it has come to my attention that certain gun groups are advocating for more gun control, not less. Ang sagot ba naman is, we cannot please everyone. Rule of life. At talaga, at least i-please mo man lang yung mga kabaro mo, yung mga kagrupo mo, na nagsasabi na gun group kayo. At least yun, hindi mo na kailangan i-please yung anti-gun people. Ba't yun ang gusto mong i-please? People are seeing it as having an anti-gun position on all things. That is not really the content of my opening statement. Just testing the waters. Now I know who is with me or not. Even the AFAD president called me and already explained my side and my purpose. Ah, kasi nagpagawa ka ng position paper sa ChatGPT. No? Ganun lang naman yun eh. Antay ka naman si ChatGPT. Yan, ano mo, tapos pagtatanggol. Pero I'm sure, definitely sure, antay gan ka din. Lalong-lalo na sa mga civilian. No? Ito maganda ang point na isa natin kabahit. Ito pinagtatanggol, all for the good of gun enthusiasts, sports shooter, public, stricter policies at responsible cost of owning a gun. Talaga gusto nyo maging stricto? Bakit? Naapektuhan ba ng stricter policies ang mga lawless elements? Ang mga illegal gun owners? Naapektuhan ba ng stricter policies? Ha? Bakit? Nagpapa-drug test ba yung mga yan? Humihingi ba yan, nag-a-apply ba yan ng LTAP? Kalukuhan. Ito nga, stricter policies work against law-abiding gun owners that causes more harm than good. Kaya nga, di ba? Di ba? Kung hihingi ka ng mas strict na policies for gun ownership, ang tatamaan dyan, gun owner. So ano ka ba? Kakampi ka ba ng gun owner o kalaban? Jet Tactical Space, anong kwentong OGP nyo? Puntaan nyo na lang. Taliwas sa kanilang abnokasiya. Palagi ko nakita, para sa advokasiya. Ano ba advokasiya ng One Gun Philippines? Ha? Sila magpapogi para magkaroon sila ng seat sa party list? Obvious na antay gan eh. Di ba? Halatang halata eh. So, eto, mahaba na to para... Ayan, pag nag-comment kayo na lang, hindi kayo nag-a-approve sa mga sinasabi nila, makikick out ka. Sure yan. Dati nga, meron tayong kaibigan, nag-comment lang about 556, sinipa eh. Kasi ayaw nila civilian na magkaroon ng 556. Tandaan nyo yan. Okay? Kaya, yung mga followers ni Aping Daldal, aka Diwata Pares Overload Lookalike, aka John Wick na in-order sa Shopee, 'di ba? Mag-isip-isip na kayo. Baka ihulog kayo niyan sa kanal pag nagkapitpitan na ng mahirap na sabihin, 'di ba? Pag nagkapitpitan iiwan kayo sa area niyan kasi ayaw pala nila kayo magkabaril dahil grabe talamak na daw ang patay sa Pilipinas. Kulang pa daw ang higpit, kailangan pa higpitan. Sandamakmak pa na test ang kailangan talaga, no? Tapos makakabalita kayo ng mga
police na ano nang rescue ng hostage ay nang ano kidnap victim na matay dahil sa friendly fire. No pa. Nuesca, binarel sa mukha yung matanda. Eh, 'di ba? Ano ba talaga ang purpose nyo, no? Mag-isip-isip kayo, 'di ba? Para ba talaga sa gun owners yung sinasabi nyo advocacy o para sa sarili nyo? 'Di ba? Isip. So, that's it guys. Let me know what you think. Bye.